sakamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumay inyo. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas, anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong sakta ng iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas?"
Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu mi susugo, totoo ang itutulong. Pangako ni Kristong Guro, Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat inyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ibubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naalala ko yung isang awitin na nagsabing, "Saying goodbye is not an easy thing to do. It can make you happy, it can make you cry." Ito'y isang katotohanan na ating nararanasan. Mahirap ang magpaalam, lalo na kung malalim na ang pinagsamahan o matagal na ang pinagsamahan, ay tunay, mahirap basta bumitaw. Masakit sa nagpapaalam, masakit din doon sa iiwan. Kaya malinaw sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Ebanghelyo, na tunay, yung kanyang pamaalam sa pagbabalik niya sa piling na ating Amang nasa langit ay tunay na hindi madali. Sa kanya ay malinaw, sapagkat natapos na niya ang kanyang misyon. Natapos na niya ang kanyang gawang pagliligtas. Inialay niya ang kanyang buong sarili para sa kanyang misyon ng pagliligtas sa sangkatauhan. At naganap niya lahat, kung kaya nga siya ay muling nabuhay at ngayon naituro na niyang lahat sa kanyang mga alagad kung ano ang dapat gawin, panahon na ng pamamaalam sapagkat siya'y kailangan ng bumalik sa piling ng ating Amang nasa langit. Kaya nga, alam ng ating Panginoon yung magiging damdamin ng kanyang mga alagad. Kaya nung ipinahayag niya na siya ay babalik na sa piling na nagsugo sa kanya ang ating Amang nasa langit, tunay na natigib ng kalungkutan ang kanyang mga alagad. Pero dito ay siniguro ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang pag-alis o ang kanyang paglisan sa piling ng kanyang mga alagad ay para sa ikabubuti mismo ng kanyang mga alagad. Sapagkat sa kanyang pagpunta sa piling ng ating Ama, ng kanyang Ama sa langit, isusugo naman niya ang patnubay, ang Espiritu Santo upang siyang gumabay at magbigay ng lakas sa kanyang mga alagad. Kaya totoo na makararanas ng kalungkutan ng kanyang mga alagad sapagkat lilisan ng ating Panginoon. Pero ito ay pansamantala lamang, madali lamang sapagkat isusugo niya kaagad ang banal na Espiritu. Kung kaya nga, ang hinihiling ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay maging bukas at maging matibay at patuloy na maging saksi niya dito sa sanlibutan. Kaya nga, ito ay isang mahalagang paalaala sa atin. Patuloy nating nakakapiling ang ating Panginoon. Kasama natin siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat tayo'y patuloy na ginagabayan ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga, magandang tingnan lagi natin kung paano natin kinikilala ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kinikilala ba natin ang presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay? Lagi nating tatandaan, patuloy tayong ginagabayan at binibigyan ng lakas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya tingnan natin, paano tayo patuloy na nagsusumikap na isabuhay ang ating pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo?
Lagi nating tatandaan, kumpleto ang biyaya sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat mayroon siyang misyon na pinagkaloob sa atin. Tayo na ang magpapatuloy ng kanyang gawain. Pare-pareho po tayo doon. Misyon po nating lahat yan. Kung kaya nga, tayo'y binigyan pare-pareho ng lakas ng ating Panginoon. Pinagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo. Kaya tingnan natin paano tayo nakikiisa sa pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Paano natin tinutupad ang ating misyon bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi natin tatandaan, pare-pareho tayo may tungkulin. Mga magulang, paano nyo tinutupad ang inyong tungkulin sa mga anak? Sa iba't ibang larangan ng trabaho na ating kinabibilangan, paano natin tinutupad ang ating misyon bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Napakapalad po natin dahil kumpleto ang biyaya ng ating Panginoon. Nasa sa atin ang Espiritu ng Panginoon na gumagabay sa atin. Ang kailangan lang kilalanin natin ito. Kaya, huwag tayong matakot dahil patuloy tayong binibiyayaan at ginagabayan ng ating Panginoon. Ang mahalaga, maging malinaw sa atin, anuman yung tungkulin natin bilang kanyang mga alagad, bilang kanyang mga tagasunod. At nawa, maging tapat tayo ng lubusan sa bawat gampanin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At tuparin natin ito na naayon sa kanyang kalooban upang sama-sama nating makamit ang ating hinahangad na kaligtasan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maaliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay.
Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo pang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan naruwaraw. Iligtas sa kasalanan at iniyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos.
Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindog, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahaba. Buhay ko may pagtataon, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa pangalim ako'y ingatan. Kanino ako masisindog, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan, mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kada kailan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindog, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan.
nasisindog, matatakot kung ako'y lagi nasa piling niya. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo naman kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umani blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating pong Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Mga Grasya. May prosesyon sa ikalima ng umaga. Ang mga sasama ay inanyayahang magdala ng puting panyo at kandila. Ikaanim, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng karawan ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultation sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon at mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga detalye. Operation pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista.
Sa May 24, sa ganap ni kapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ikapito, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong ka-25 ng Mayo, tayo ay may isinasagawang caraffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan at sa mga nakastasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Panoorin po natin ang video nito. Para po sa mga hindi pa nakapagbabalik ng ticket stub at payment, ito po ay hanggang May 20 na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ngayong tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malalapagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga tingali at manunulat.